Una nating silo mga idol. Mga common traps to mga idol ah. So kailangan mo lang nitong kahoy na to, pa 7 tapos isang kahoy na nakadiretso. Meron din ito. So ito yung ating tali. At papasok lang natin dito yan mga idol. Isasabit natin to dito. Ayan. Bawal pa pa ganito mga idol ah pagpabalik. Bawal na kaganyan mga idol. Kasi pagka naglagay ka nito, banda dito, yung tali mo ay yung apakan mo nandito. Pagka umigkas siya, papasok yung line pa paganon. Kaya mas maganda na andito. Yan. Tapos sabit mo dito. Yan. Yung pwedeng paglagyan ng bakod. Mag-iingat kayo mga idol sa pinakakahoy nyo na to. Kung maggagawa kayo ng silo, lumayo kayo mga idol dito. Dito kayo sa bandang side. Para pagka umigkas nang hindi sinasadya, hindi kayo tatamaan sa mukha. Nangyari na sa akin. Kapag may apakan ng ganyan mga idol, yung inyong trap, huwag na huwag nyo kakalimutan maglagay ng ganito. Kasi pangharang dito yan. Dito lang siya dadaan. Hindi niya aapakan dito yung mga dulo-dulo na yan kasi hindi sakop ng line mo yan. Yung dito. Ang lalagay mo na line, ang ilalagay mong line mga idol ay yung sakop lang yung pwedeng maapakan. Kaya napakahalaga maglalagay ng bakod na letter B para boards. So yan, ganyan mga idol yung tali. Hindi maaapakan yung gilid, hindi maaapakan yung banda dyan dahil meron siyang pinaka pattern magkabila. Tapos yan, may mga kasunod pa na bako dapat dyan mga idol. Demonstration lang yan. Nangyari, ito yung labuyo dadaan. Ah! Dali, yun yung ka-epektibo mga idol. Pangalawa nating trap mga idol ay almost the same. Kaso, dalawa na siya. Dalawa na yung ganito natin. Isa, dalawa. So, kailangan mo din ng dalawang ganyan. Sino curve? Madalas kasi, kaya nakakagawa ako ng mga ganitong trap minsan, pagka wala akong makitang diretso yung ganito. Ayan, yung tuwid talaga. Madalas talaga ganito nakikita ko naka-curve. Kaso, hindi ka pwede gumawa ng single na to kasi dumudulas. Kaya mas maganda dalawahin mo na lang. Kung makagawa ka man ng single nito, yung papakurve na ganyan, mas maganda lagyan mo dito ng konting biyak para din mo maisasabit yung line mo. Pero ayan, yan na yung pinakita natin. Kaya yan na yung gawin natin. So ganito yan mga idol ha. Kuhanin natin kung isa na to at isabit natin dito. Yan, nakaganyan. Tapos yung isang kahoy na to, ilalagay mo sa likod. So, dito na yung apakan, lagay. Yan. Huwag mo pa rin kakalimutan maglalagay ng bakod. Hindi tayo ng bakod. Sa silo. Para sa akin mas maganda yung may bakod kasi yan yung pinaka pattern kung siyang dadaan. Huwag na huwag kalimutan yung bakod para hindi umapak sa may pinaka dulo dulo na sakop ng line. Hindi niya aapakan dito, dito lang talaga siya. Alright, try natin, nagyan natin ulit yung line. Legit trap yan mga idol. Subok na. Nasakot na. Nasakot na. Trial. Chak 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 chak. Oh.
Legit mga idol. Legit trap. Dali na naman. Aapak talaga sa silo ni Pinuno. Walang kawalayan. O, nakakadalawa na tayo mga idol. Ito naman yung pangatlo natin. Ayan yung pangatlong trap natin. Naka-curve. Tapos kailangan mo ng isang kahoy na ganito. Ayan. Almost the same lang yung mga trap na yan. Tara. Gawin na ulit natin. Ayan. So, ganyan. Tapos, pasok ulit to. Huwag papaganto mga idol ha. Kasi ang ating apakan nandito. Kaya, dito lang lagi ang lagay sa harapan. Oops. Lagay na ang apakan. Lagay na silo ng tali. Subukan. Alright. Chak 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 chak. Oops, huli na naman mga idol. Walang kawala sa mga silo ni Pinuno. Legit na legit dyan. Kahit ano mga paapak dyan, bayawak, kalabaw, kabayo, aso, mga kawala. Alright. Pang-apat. Ito na yung pinaka-paborito ko mga idol. Napakabilis lang gawin ng silo na to. Ito. Yung kahoy na yan. Yung naka-7. Alright, gawin na natin yung pang-apat. Apat lang yung papakita ko ngayon mga idol. Pero madami pang klase. So, simulan na natin. Ito na. Pinakasimple, pinakamabilis. Kapag ka nagawa mo ng ganyan mga idol, mas maganda maglagay ka nito ng bakod na nakakasama niya na. Kasi pagka walang bakod yan na pagsasanggaan itong kahoy mo na to, matutulak yan kapag ganyan ito. Kaya mas maganda may pangharang kanyan. Tapos lagay mo na yung mga apakan. Paborito yan mga idol. Napakabilis gawin. Pero legit yan. Halos lahat ng nahuli ko sa ganitong silo. Alright. Tatlong apakan lang. Tatlong apakan lang yan mga idol. Ganyan. Tapos wag na wag kang makakalimot maglalagay talaga ng bakod na pangharang mga idol ha. Kasi iyan yung pinaka magiging pattern mo. Yung mga bakod-bakod na yan. Ganyan. Nakaganyan. Hindi siya dadaan dito. Dito. Dito lang talaga siya. Alright, salagay na natin mga idol. Yung tali. Para masubukan nyo. Masubukan na natin. Alright. Sa out nyo yung line. Ito na yung labuyo mga idol. Oh! Dali! Legit na legit yan mga idol. Walang kadaya-daya. Alright. Apat na trap mga idol. Sana ay may nashare ko sa inyo. Tandaan nyo. Manghuli ng tama. Laging mamandaw. Manilo sa tamang lugar. Huwag manghuli ng endangered. Alright mga idol. Alright mga idol, kung nagustuhan niyo yung aking napakasimpleng video tutorial kung paano gumawa ng silo ni Pinuno, like, follow and share para legit. Maraming salamat. Paalam.